sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahang pagkatapos kong mangaral sa iba. So yun po ang pagkakasabi ni Apostle Pablo sa mga Corinthians. So pinamagatan po natin itong ano, run for the crown. Tumakbo po tayo para sa ating corona. So dito po mga kapatid, kung bakit sinabi ni Apostle Pablo ito, sapagkat yung sinalihan ng mga Korinto, iglesia na Korinto, di ba? Sumali sila sa isang paligsahan na panghabang buhay na ano, na prize. Pero ano nangyari? Yung sinalihan nila na paligsahan, di ba? Unti-unti na silang hindi tumatakbo. Unti-unti na silang hindi nagtutuloy. Kunti na lang yung nagpapatuloy doon sa paligsahan. And then dito mga kapatid, inilarawan dito ni Apostle Pablo yung mga atlita, di ba? Yung mga atlita, maraming tumatakbo, maraming sumasali, pero iisa lang ang nanalo. Isipin niyo po, hindi po pwedeng tatlo, dalawa, o apat, o lahat. Pero dito mga kapatid, sa sinasabi ni Apostle Pablo, itong sinasalihan natin, lahat pwedeng manalo. Basta walang susuko. And then lahat pwedeng sumali. Kasi kung sa larong pangmundong ito, kung mahina ang katawan mo, hindi ka pwede. Kahit matalino ka, kung mahina ang katawan mo, hindi ka pwede. Kung may kapansanan ka, hindi ka pwede. Di ba? Kung mahina ka, kung hindi ka makakatiis, hindi ka pwede. Pero dito, lahat pwede. May kapansanan ka man, matanda ka man, bata ka man, di ba? Kahit anong kalagayan mo, lahat dito pwedeng sumali. Kasi lahat dito pwedeng manalo. Lahat dito pwedeng magkamit. So, ito po yung sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga Corinthians. Sapagkat dito po mga kapatid, yung tinatakbo nila na pagiging Kristiyano, unti-unti na nilang iniiwan. Kaya, una po mga kapatid, next bro. Tayo bilang isang Kristiyano, di ba? Dapat po tayong tumakbo bilang isang Kristiyano na may kasamang disiplina. Kung babalikan o kung babasahin natin itong ano, itong Corinthians, napakarami po dito na Kristiyano na wala na pong disiplina. Wala na sa disiplina. Diba? Kristiyano, dapat ang isang Kristiyano palaging nasa disiplina. Tamang disiplina. So, dito po sa Corinthians, marami nang wala sa disiplina. Hindi na sila na disiplina. Kaya kung babalikan po natin sa Corinthians din, yung sinabi ni Apostle Pablo, kung pwede lang pupunta ako dyan para paluin ko kayo sabi niya. Diba? Kung pwede lang papaluin ko kayo para madisiplina kayo. Tingnan niyo po si Apostle Pablo mga kapatid, kahit na itong Corinthians, napakagulo, diba? Napakapasaway, hindi pa rin niya iniiwan. Bakit? Kasi sa isang takbuhan, bilang isang Kristiyano, pag tumatakbo ka, bilang isang Kristiyano, hindi ka pwedeng mang-iwan. Palagi mo silang sasama. Hindi pwede na mauna ka na at iiwan mo na sila. Bakit? Hindi sila magpapatuloy. Pero dito, sabi ni Apostle Pablo, sa lahat ng bagay, nakikisama ako. Sa mahina man, diba? Sa mga hintil, sa mga Hudyo, sa mga mahina, sinasamahan ko sila. Pero hindi ibig sabihin nun, mahina na rin ako. Ano ibig sabihin nun? Ayaw ni Apostle Pablo na may naiiwan. Kaya pagdating sa disiplina, ayaw niya din na may naiiwan. Kaya sa atin mga kapatid, di ba, palaging sinasabi na i-off po natin yung cellphone po natin. Bakit? Isa po yan na disiplina. Kasi pinapakita lang talaga na ang Kristiyano, minsan wala po siyang disiplina. Bakit? Dala pa kasi niya yung ugali niya sa labas. Yung ugali niya noon, nung hindi pa siya na-convert. Disiplina yung kailangan sa atin para tayo ay makasunod. Kasi kung wala kang disiplina, ang tawag sa'yo, bastos.
So pag once na nasumusuway po tayo, di ba, sa iglesia, pag once na nilalabag po natin disiplina ng Biblia, ibig sabihin nagiging bastos po tayo. Di ba, masakit na salita pag sinabi ang kang bastos. So ganun po ang nangyayari sa atin. Ganun po ang naipapahawatig sa atin kung wala po tayong disiplina. Kung babalikan po natin itong Korinto, marami na pong bastos dito. Bakit? Kasi yung pag-aalala, grapes, di ba, ginagawa ng inumin, nag-aalasing na sila, kinakain na nila. Tapos yung asawa ng may asawa, inaasawa nila. Di ba, pagiging bastos na yun? And then sa atin, sa spiritual, di ba, minsan nagiging ganun po tayo. Araw ng Panginoon, nasarap natin ng Panginoon, pero anong ginagawa natin? Diba, sa iba tayo nakafocus, sa iba tayo naka-attention. Diba, pagiging bastos din yun? Oo, nasarap ka ng Diyos, pero anong nangyayari sa'yo? Diba, hindi mo siya ginagalang. Wala kang disiplina. Kaya nga, mahirap pag ang Diyos ang nagdisiplina sa atin. Paano niya ba dinidisiplina ang bansang Israel? Paano yung dinidisiplina? Di ba sa pamamagitan ng kamatayan? Pag once ang mga Israel hindi sumunod, anong gagamitin niya para madisiplina itong bansang Israel? Di ba yung kalaban? Lilipulin sila, maraming mamatay sa kanila para magising itong bansang Israel. And then, ganun din sa atin. Bilang isang Kristiyano, dapat mayroon tayong tinatawag na body discipline. Yung katawan mo. Katawan natin. Kasi alam natin na ang katawan natin, di ba, mahilig din sa katawan. Katawan kong Diyos. So, dapat yung katawan po natin, iniingatan natin. Sabi nga sa Biblia, di ba, yung katawan mo, yan na yung templo. Pero pag wala kang disiplina, di ba, ano mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka at mamamatay ka. Pag nagkasakit ka, sisisihin mo pa ang Diyos kasi gumastos ka. So, di ba, discipline lang yan, mga kapatid. Ano pa, yung pag-iisip. Oh, disiplina ng pag-iisip. Kung Kristiyano ka na, dapat yung nasa isip mo, palaging positive, kahit nahihirapan ka. Wala na yung pagmumura, di ba, wala na yung, kahit sa, basta, wala na yung mga masasamang bagay. O hindi ka na nag-iisip ng kalaswaan, lalo na sa loob ng iglesia. Pag Sunday, dapat yung utak mo lang nakafocus sa pinag-aaralan natin. Ano pa, mga kapatid? Yung mouth. Yung mouth discipline, di ba? Yung bibig natin. Pag nananalita, minsan wala na sa tamang disiplina. Kung ano yung masabi mo, yun na yun. Kaya hindi mo alam minsan, nasasaktan mo yung kapatid mo. Kasi minsan yung sinasabi mo, hindi mo na pinag-iisipan. Hindi na natin na pinag-iisipan. So, di ba, palagi sinasabi, watch your mouth. So, bilang isang Kristiyano, bago tayo magsalita, pag-aralan natin yung sinasabi natin. Kasi maraming nakikinig sa atin. Okay lang sana kung yung makarinig is yung mga kapatid natin kasi naiintindihan nila. E paano kung ang nakapakinig, yung nasa labas? Diba? Kristiyano ka pa man din, ba't ganun yung sinasabi mo? So, discipline na lang, mga kapatid. Kaya balikan po natin yung Hebrews. Next, bro. Yan, Hebrews chapter 12, verse 11. Yan din po ang kailangan natin, spiritual discipline. So, alam nyo pa kung bakit andito po tayo sa araw ng Linggo? Kung bakit po tayo nakikinig? Para tayong mga nakikinig, i-disiplina po tayo ng Diyos. Hindi po tayo nandito para umatend lang. Para makinig, para bigyan ng blessings, di ba? Para mabibiyayaan, para magbawas ng kasalanan, hindi. Andito rin po tayo, mga kapatid, para bigyan ng disiplina. Kaya lang, kung binibigyan tayo ng disiplina ng Diyos, hindi natin pinapakinggan, wala rin. So, basahin po natin. Paano ba dumidisiplina ang ating Panginoon, ang ating Diyos? Hebrews chapter 12, verse 11. Ito po ang pagkakasabi. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos iyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Di ba, tama po? Pag once na dinidisiplina po tayo, ayaw na ayaw natin. Bakit? Nasasaktan tayo eh. Hindi natin tanggap pag dinidisiplina tayo. Di ba ganun din?
Pag sinasabihan ka ng bastos, ang sakit sa tinga mo. Eh, kasi ayaw mo eh. Ayaw mo eh. So ganun din, pag sinasabihan tayo, oh, didisiplinahin kita, ayaw mo. Bakit? Kasi masakit para sa iyo. Disiplina nga eh. 'Di ba? Ang Diyos namamalo rin. Ang Diyos nagagalit din. Ang Diyos dinidisiplina din tayo sa pamamagitan ng salita. Kaya minsan kung nasasaktan tayo, 'di ba sa mensahe, disiplina po yun mga kapatid. Ibig sabihin, pinalo ka ng Diyos. So, minsan wag po nating gawing negative. 'Di ba? Kung sinabihan ka na, oh, si PJ nagsabi ng bastos. Ba't kaya ako tinawag ng bastos? Ba't kami tinawag ng bastos? Diba? Isipin natin, disiplina is masakit sa ating buhay. So, ginagawa po natin yan, ginagawa po natin ito sapagkat gusto natin na tayo ay nasa ayos. Kasi ang Diyos, ang gusto niya, nasa kaayusan. Lahat tayo gusto niya nasa kaayusan. Next. Yan. Yan, tumago po tayo o run with the rules. Kasi marami po sa atin, bilang isang Kristiyano, tumatakbo daw, di ba? Tumatakbo ko no, pero wala naman sa rules. Maraming gusto na maging Kristiyano, pero tumatakbo na wala sa rules. Asan ba yung rules? Di ba? Nandito yung rules. Pero sa atin, na nakikinig ngayon, ano ba yung rules natin? Pag tumatakbo bilang isang Kristiyano, next bro. Diba una, pag nakikipagpaligsahan ka, diba, o nasa isang Kristiyano, bilang Kristiyano, diba, kailangan mong magpaka-humble. Humble yourself. Bihira lang kasi yung ano eh, yung sasali ka sa paligsahan, tapos lahat kasi nagbabagalingan, nagmamayabang. Diba sa isang team, nakakainis pag may isang mayabang. Tapos kung may, yung mayabang na yon hindi pa nakaka-score. Di ba? Wala bang naitutulong sa play. Di ba? Buti na ako mayabang. So, di ba minsan ganun? Sa isang grupo, sa isang team, hindi maiiwasan na may mayabang. Hindi maiiwasan na may superstar. Di ba? Sa Panginoon din mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ayaw niya din na mayroong isang mayabang. Ano yung mayabang? Palagi mong sinasabi na marami kang nagawa. Huwag mong sabihin yun. Di ba? Sabihin mo sa Diyos. Diba? Huwag mong sabihin sa mga kapatid mo. Ano pa? Yung pagyayabang mo, yung mga nagawa mo, ayaw ng Panginoon sa atin yan. So, tanggalin po natin yung rules na yun. Sapagkat, nung bumaba ang ating Panginoon, di ba? Kahit kailan, hindi siya nagmayabang. Iniwasan niyang maging magyabang. Kung gusto mong may taas daw, di ba? Kung gusto mong maging all-star, so, magpakababa ka at itataas ka ng Diyos. Mas mataas pa sa star. So, next. Ayan. Ano pa mga kapatid? Huwag po tayo magsinungaling. Isang rules. Diba sa basketball, pag foul, huwag ka nang mag-ano. Huwag ka nang... Hindi ah, sabi ka nun. So, huwag magreklamo o mag-complain. So, sa atin din, bilang isang Kristiyano, kapag sinita ka, di ba, huwag mo sabihin, hindi, huwag ka na magpalusot. Lalo na pag kitang-kita ka. Kasi sa Diyos, hindi ka pwedeng magpalusot. Kitang-kita ka niya. Ano pa mga kapatid? Sabihin natin yung katotohanan yan, huwag tayo magsinungaling. Tuparin yung promise. Ano pa? Next bro. Ayan, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Di ba, magtulungan po tayo. Bilang isang Kristiyano, bilang isang tumatakbo, di ba, kailangan po nating magtulungan. Walang nang iiwan. So, ganyan po ang ugali ni Apostle Pablo. Hindi po siya nang iiwan. Di ba, ilang church po yung sinasamahan niya. Di ba, marami. Marami siyang church na tinatakbuhan, di ba? Takbo siya sa Galatians, sa Roma, di ba? Takbo siya ng Corinthians. Sa atin, ilan saan po tayo tumatakbo, di ba? Index bahay, di ba? Ganun lang. Pero dito po mga kapatid, si Apostle Paul, marami po siyang tinatakbuhan. And then, sa isang kapatid, di ba? Magkakasama po tayo eh. Dapat magtulungan po tayo. Sapagkat kung nagtutulungan daw tayo, madali nating
mapagtagumpayan yung batas ng ating Panginoon. So, ano pa? Sa Romans chapter 12, verse 9 to 21, andun po lahat ng batas. Puntahan po natin. Yan, Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 9 to 21. Sabi dito, maging tunay ang pagmamahalan, kasukulaman ninyo ang masama at makibag at pakiibigan ng mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at palagan ninyo ang iba. So kung babasahin po natin mga kapatid ito, andito po lahat ng ano, ng isang rules bilang isang Kristiyano. 'Di ba? Ang lumalabag sa rules, anong ginagawa? Ang hindi sumusunod sa rules, 'di ba? Pinapaalis. Kaya kung ayaw po nating maalis, sumunod po tayo ayon sa rules. Sumunod po tayo bilang isang Kristiyano. So, 'di ba? Ayaw natin na may nagro-rule sa atin. So, next. Ayan. Run with perseverance. Next, bro. So, pag-ibasa po yung ano, 2 Peter 1:6. Basahin po natin. Na kung tumatakbot po tayo sa pagiging Kristiyano, diba, palaging may endurance. Kailangan magtiis. 1 Peter 1:6. Yan. Second Peter pala. 2 Peter 1:6. Umpisan na lang po natin sa ano? Sa verse 5 hanggang 8. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan ng inyong katatagan, ang pagiging makadiyos sa inyong pagiging makadiyos, sa inyong ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang katangian na iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkilala sa Panginoon Jesus Kristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapanibangan. So tingnan niyo po yung mga kapatid. Ang sabi po ni Apostle Peter, di ba, ito yung dapat yung taglayin habang tumatakbo po kayo. Bakit? Kasi kung tumatakbo po kayo nang hindi nyo taglay yun, di ba? Tumatakbo lang kayo para magpagod. Yun ang ibig sabihin niya. Di ba? Kung mabalikan po natin yung 1 Corinthians, ang sabi ni Apostle Pablo, hindi ako tumatakbo ng walang dahilan. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Di ba? Hindi ako lumalaban ng walang dahilan. Bakit? Kasi lahat ng suntok ni Apostle Pablo, may laman. Lahat ng tinatakbo niya, may pinupuntahan. So, tayo din mga kapatid, pagtatakbo po tayo, kung sasali po tayo sa race ng ating Panginoon, dapat alam po natin magtiis. Next, bro. Ayan. Diba, sa perseverance natin mga kapatid, hindi maiiwasan yung mga bagay na ganyan, na may obstacles, diba? Mistakes, hard work, diba? And, di ba yan po yung mga bagay na ayaw ng mga tao? Ng isang tao? Gusto natin kasi pag Kristiyano lang po tayo, Kristiyano po tayo, pero tatanggap po tayo ng price. Hindi, pag Kristiyano ka, yan yung mga bagay na pagdadaanan po natin. Di ba sino bang gusto ng ano, may obstacles? Di ba ayaw po niyan? Ayaw po natin yan? Di ba yung mga hard work niyan, mga mistake niyan? Pero habang nasa mundo ka mga kapatid, wala pong limitado. Lahat mayroon yan. Hindi natin maalis. Balikan po natin yung James chapter 1 verse 12. Ayan. Mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay at na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Di ba mga kapatid? Pagkatapos mong subukin yan, na napakaraming kung ano man yung pagsubok, di ba?
kung ano man yung problema mo sa buhay, dating ng panahon, bibigyan ka rin ng Diyos ng ganting pala. Next, bro. Ayan. Pagtatawag po tayo, huwag po natin kakalimutan magtiis. Bilang isang Kristiyano, di ba, huwag po natin kalimutang magtiis. Di ba? Ilang oras ka ba nagtitiis bilang isang Kristiyano? Di ba? Oras-oras. Pero paano natin masasabi na sa takbuhin ng pagiging Kristiyano nagtitiis po tayo kung sa Sunday lang, kung sa Bible study at sermon lang hindi tayo makatiis, di ba? Sa dalawang oras lang hindi tayo makatiis. Dito pa kaya matitiisan pa ba natin? Di ba? Ang kailangan mong pagtiisin yung kapitbahay mo, yung kapatid mo, yung problema mo, yung anak mo, yung basta ang dami mong titiisin. Ang dami mong kailangang pagtiisan. Kailangan mong pagtiisan yung yung Bible study kasi mahaba. Yung sermon kasi mahaba, 'di ba? Kailangan mong pagtiisan yung Sundays kasi 3 hours. Paglabas naman niya, okay na, tutulog ka na ulit. Hindi, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, kailangan po nating magtiis. Ang word na pagtitiis, ang dali pong sabihin, pero mahirap i-apply sa ating buhay. 'Di ba? Next, bro. Yan na yung sinabi ni Brother Arnold kanina. Hebrews 12:1. Naka-focus lang dapat po tayo. Kaya dito po mga kapatid, sa Timothy chapter 4, verse 7 to 8, anong sabi ni Apostle Pablo? Di ba? Balikan po natin. Second Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Nung kanina, doon sa Corinthians, tumatakbo pa lang siya. Diba? Sumusuntok pa lang siya. Pero dito, natapos na niya. At anong sabi niya? Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Magkakamtan ko na ang kurunang nakalaan sa mga matuwid sa araw na iyon. Ang Panginoon na siyang makatarungang hukom at siyang magpuputong sa akin ang kuruna. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Kaya palagi niya sinasabi, work out your own salvation. Bakit? Kasi hindi ko naman kayang dalhin ka. Hindi ko naman kayang i-work out ko rin salvation mo. Dapat mag-isa mo. Tutulungan lang kita. Kaya sabi niya dyan, takbo ka rin para sa kuruna mo. Di ba ang ating Panginoon, nung pumunta siya, tumakbo din siya? Nagkaroon din siya ng kuruna. Kaso ito. Diba yung kuruna na masakit? Yan. Pero po tayo mga kapatid, pagtatakbo po din po tayo, ito yung matatanggap po natin. Di ba? Isipin po natin, para saan ba tayo tumatakbo? Sa goal lang po natin? Sa sarili natin? Tumatakbo ba tayo sa buhay na to para sa pera? Tumatakbo ba tayo sa buhay na to para sa natin, sa pangarap natin? O tumatakbo po tayo dahil sa punishment? Diba, minsan may ganun eh. Yung tinatakbuhan niya, sa dulo pala, punishment. O tumatakbo po tayo sa bilang Kristiyano? Alam ko na tinatakbuhan natin mga kapatid. Utang. Diba? Yan lang po ang kaya-kaya po natin takbuhan eh. Diba? Kaya nating takbuhan, kahit saang takbuhan, kaya mo. Pero tandaan po natin mga kapatid, na yung utang mo sa Diyos, hindi mo kayang takbuhan. Kaya nga bilog po ang mundo eh. Kasi kung tumakbo ka, iikot ka lang din, babalik ka lang din. Kaya hindi mo kayang takbuhan ng Diyos. Hindi natin siya kayang takbuhan. Kaya mo mga kapatid, diba? Takbuhan po natin yung kurona natin. Para makuha po natin next. Ayan, for the last. Ayan. Time is running out. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Anong ibig sabihin nun? Ang isang laro, natatapos. Diba? Ang isang paligsahan, natatapos. Tama po ba? So, itong sinalihan din natin na pagiging Kristiyano, matatapos din ito. Pero, kailan po tayo tatakbo mga kapatid? Kailan po tayo tatakbo?
paghuli ng lahat. Diba? Kailan ka tatakbo kung wala ka ng, kung wala ng paligsahan? Oh. Kailan ka tatakbo pag wala ng paligsahan? Diba? Sasabihin sa'yo ng Panginoon. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko nang tumakbong pagiging Kristiyano. Hindi, wala na eh. Huli na lahat. Diba? Kaya nga mga kapatid, ngayon pa lang, tumakbutan na tayo sa pagiging Kristiyano habang nag-aantay pa sa ating Panginoon. Kasi pagdating ng panahon, tatakbuhan din tayo ng Diyos. So, ganang umaga po. Pagod ba?